Hello mga kaibigan, magandang umaga sa inyong lahat. Una sa lahat ay nagpapasalamat tayo sa Panginoon sa panibagong buhay na dinibigyan sa atin sa araw na ito. Ngayon po, ay ang ating pong ibang vlog ay yung mga honest issue po ng ating policeman. Okay, ito po yung disadvantage po ng motor na ito dahil minsan, ginagamit din po ng anak ko ito, nahihirapan, palibasa Mexico po yung kanyang kamay. Ito, nahihirapan po siya dito ng preno sa kabusina, medyo nabibitin po siya. Saka po itong switch ng signal light, ayan, maliit masyado. Kaya yun, medyo ito po yung disadvantage ng Boltzmann. Kumpara po sa ibang motor, ayan, maliit po siya. Tapos, isa pa po itong tapakan niya. Kailangan kakamay nung muna siya bago ko sumakay kasi hindi siya halos na susungkit ng sapatos o ng tsinelas. So ayan, yun po yung isa sa mga disadvantage niya. Isa pa po itong side mirror niya, medyo maigsi yung stock po niya, kaya halos hindi rin masyadong makita sa likod. Dapat sa ano, ihahaba-habaan po sana nila itong poste ng side mirror nito. So, isa pa po sa mga disadvantage po ng motor ay yung pong gulong. Itong gulong niya po sa likod, ayan, di maliit lang, halos gis lang po siya. Okay naman po siya, pag titingnan mo, yan, mukhang disadvantage lang siya, pero pag ginagamit mo naman, okay naman. Maganda rin naman po siyang gamitin. Tungkol naman po sa pagbanking-banking, kung mahilig kang magbanking, ay hindi po din siya akma para sa masyadong banking. Kasi maliit nga po yung gulong, pwede pong sumayat yung ilang mga accessories dito sa ilalim. So, medyo delikado po siya. Isa po sa mga disadvantage din po ng motor na ito, ay yung busina niya. Ayon po sa mga common na issue ng mga nagmamayari ng mga motor na ganito, ay yung busina po, hindi siya ganun kalakas. Ito, testingin po natin. Para ka lang nagtitinda ng ano eh, pandesal eh. Lalo na po pagka nasa daan o tumatakbo po ang tayo at magbubusina tayo, talagang napakahina po niya. So sa mga nagmamayari siguro ng mga ganitong motor, pwede naman palitan yung busina para lumakas. Pero yung stock po talaga, mahina po talaga. Dahil halos 2 linggo ko na pong ginagamit ang Boltzmann. Naka 1,000 kilometers na po ako, kaya yun, nararamdaman doon ngayon at napipil po yung mga disadvantage sa motor. Maging po sa vibration, medyo mag-vibrate po siya. Lalo pag ba po nakatigil siya, yung naka-stop siya na umaandar, talagang mararamdaman mo at makikita mo yung makikita mo po yung pagyanig. Yun, nagbabibrate po talaga siya at pag mga naka 30 minutes ka na pong ginagamit dahil ginamit po ito ng anak ko, halos sa after 30 minutes parang namamalit na po yung kanyang kamay dahil po sa medyo malakas po yung kanyang vibration. Maging po sa at isa pa sasabihin ko po sa inyo, yung pag-overtake, nagamit po ito. Hindi po siya talaga akma na overtake ka ng basta-basta. Kailangan maluwag po yung kaliwa, yung paliwang lane, bago ka overtake, kasi hindi po siya ganun kalakas, humatak. Hindi gagaya po ng ibang motor na pag binirit mo, talagang sisibat ka na ganun. Ito po ay may delay po siya. Kaya sanay-sanayan mo po na paggamit sa paggamit ng motor na ito. Pero maganda naman po siyang gamitin. Maganda, matulin din po siyang gamitin. At okay naman po. Okay mga kaibigan, yun po ang ating quick, honest issues and disadvantage po sa motor po na ito. Para po sa akin, okay naman po siyang gamitin sa kabuuan at maganda po siyang gamitin.
Huwag kayo magagalit sa akin dahil yun po ang aking naramdaman at feel sa motor po na ito. Pero sa kabuuan po, maganda po siya talaga gamitin. Masarap gamitin, masarap pong matakwin. Okay po, salamat po. Paki-visit na lang po yung aking YouTube channel. Salamat sa Diyos sa kanyang kabutihan sa atin. Thank you po. Thank you mga kaibigan, mga kapatid. Salamat. Okay mga kaibigan, please visit my YouTube channel.